Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang matindi. Matinding kalukuhan nitong ating tatalakayin sapagkat ginagapang na, umiiral na ho ang mga kalukuhan na pinaggagawa nitong mga senador na nakapagtanggol. Nicky Buloy, senador na protector. Nicky Buloy, mga kaibigan, gusto kong ipakilala ho sa inyo itong mga senador Nicky Buloy na pinapasweldo ho ng taong bayan sa pamamagitan ho ng buwis para maglingkod ng tunay at tapat sa ating mamamayan. Subalit ito ho ang kabaliktaran na supli natin, pinaglilingkuran lang po ay ang kaligtasan, kapakanan ni Buloy para hindi makulong sa Senado. Meaning to say, ibig kong sabihin ho, ay talagang happy na Panginoon itong si Buloy. Laman ng video na yan at marami pang iba, mga kaibigan, ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako ay muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos nating maunawaan. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting punto de vista, public opinion, na naaayon ho sa gulong ng video. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Desidido si Senador Robin Padilla na baliktarin ang motion ni Senator Risa Ontiveros na ipa-cite in contempt ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kanyang kapartido na Senador Francis Tolentino, kumakalap ngayon ang pirma si Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Kibuloy. I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. Tinutulan kahapon ni Senador Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Kailangan niya ngayon ang pirma ng mayorya ng 14 na miyembro ng Senate Committee on Women and Children o 8 senador sa komite. Senador Aimee Marcos, agad kumampi kay Robin. May makukuha pa raw silang ibang senador. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna, Senator Go, Senator Sincha. Ikatlong beses nang hindi dumalo sa hearing ng Senado si Kibuloy kahapon kahit pa may sabina laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga akusasyon ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ni Senator Marcos, kuyog ang ginagawa kay Kibuloy. Meron na sa Senado, meron ding pagdinig sa Kamara. Kaugnay naman ang isyu ng paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International na pagmamay-ari ni Kibuloy. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Magulo ito eh. Kaya nagugulat kami, ba't saman sabay-sabay, may kumukuyog ba? Nakarating na kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang paanganap ng pirma ng suporta kay Kibuloy. Ayaw daw pangunahan ni Zubiri ang desisyon ng komite. I have to wait because according to Senator Robin, kinuso po siya na makakakuha daw siya ng majority of the committee members to overrule the order of the chairperson. He has 7 days
It's a committee matter, so I respect the committee. May 7 araw si Senator Padilla para makuha ang 8 pirma at tuluyang ma-lift ang contempt ruling kay Kibuloy. Tumanggi munang magsalita mismo si Padilla kaugnay ng kanyang signature campaign para sa pastor. Okay, alright. Shout out po at maraming salamat, News 5. Ipaintulot po ang paggamit ng inyong video clips ito. Talagang bago tayo magpatuloy ay nagpupugay po tayo at nagpapasalamat dito kay Reza Ontivero Senador, sapagkat alam po natin, kitang-kita natin, kahit siya po ay nag-iisa, ay patuloy ang pakipaglaban niyo, ano, pakipaglaban tungkol dito sa ika nga po ay kaso na kinakarap po ni Kibuloy. Eto, dito muna tayo sa ruling ng video na pinakita ko po sa iyo, sa inyo. Pinanood at maya-maya ho, pag may, pero ibibigay ko po sa inyo ang list, ang listahan ho, ng mga senador na membro ho, ng komite. Talagang dito po natin makikilala itong mga hinayupak na ika nga po ay nagtatago sa pangalan na pagiging senador, ba't iba ho ang layunin, mga kaibigan. Dito, sabi nga ni Senador Remy, ang katuwiran niya ay hindi raw tama. Hindi tama na i-contempt itong si Kibuloy. Paano naging hindi tama? Eh, malakas din ang tama nito, ano? sabi niya, hindi tama. Ay, ikaw ang malakas tama, Senador Amy. Parang ito ay bagong gising ata. At para ding bagong silang sa mundo. Parang hindi naging congressman, parang hindi naging gobernador. Sapagkat doon sa katuwiran niya, parang hindi tama. Ilang dekada na ho. Simula nang ako ay bata pa. At na magkaisip ako. Hanggang sa magkaisip ng mature ay napapanood ko na po na marami ho at kalakaran diyan sa Senado at Kongreso. So dito tayo tumutok sa Senado. Na napakadami ho ang nakontempt na. Ano ang batayan? Bago i-contempt. Dito sa ika nga po ay pag hindi, dumalo po ng hearing at naimbitahan ka at nabigyan ka ng subpoena. Pagkatapos mo inignore po ang subpoena, hindi ka umaten, ay kasunod yan po ay contempt na. Yan po ang nangyari kay Kibuloy. Matagal na pong nangyayari yan sa Senado. Ba't ngayon, no, ba't sasabihin ni Senador Reme na hindi tama? Diyos ko po, Rudy Santissima, Manlibirhin. Ano ang nangyayari sa senador na ito? But anyway, kahit anong alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Sa madalit salita, nangyayari po ang kanilang pagtanggol, kahit baluktot ang kanilang pagtanggol, dito kay Kibuloy ay dalaho ng maring maruming politiko. Pansariling interes, sariling agenda nila. Alam niyo ho naman na itong si Kibuloy ay may tagasunod na ilang milyon, ay baka nga mawala ang buto kapag kinontra niyo ito, di ba? At mga kaibigan, saka natin bigyan ang parto ito, itong mga sinasabi ng mga senador na kakampi ni Kibuloy. Kung mapapansin nyo po diyan sa gulong ng video, Senador Tolentino nagsalita, takapagtanggol ni Kibuloy. Si M. Marcos Senador, takapagtanggol ni Kibuloy. Itong ama ng Senado na inupuan ng ika nga po iya subpina ay takapagtanggol din noon ni Kibuloy. Saan pa tayo papasok ng ika nga po iya magiging patas? Ay ika nga po iya tarato dito sa legal at patas na proseso dito sa ginagawang investigasyon, kung mismo itong mga kinaukulan at komite ay sumisira sa liderato para pagkatiwalaan itong komite na ito diyan na ginaganap na hearing sa Senado.
Yung talagang sabi ko nga sa inyo, sarap talakayan ito eh. Mawawala po tayo ng oras, but gusto ko pong ibahagi po sa inyo itong committee na nag-iimbestiga. Diyan po sa Senado. Dito po natin makikita kung itong mga senador na ito ay senador ng ating bansang Pilipinas o senador ng ika nga po ni Kibuloy, ha? Ay gaya, ano na nangyari sa ating bansang Pilipinas? May senador ni Kibuloy, may senador ng bansang Pilipinas. Saan po kayo papanig diyan, mga kaibigan? Alam ko ho, matatalino ang ating taga-subaybay, matatalino ang kapwa ko mamamayan. Kaya nagpinaglalaban po nila na ika nga po harangin, ha, na ito po mga senador ni Kibuloy ay harangin ang kanilang masasamang balak tungkol dito sa ika nga po investigasyon sa Senado. Gusto ko pong ipakilala sa inyo, mga kaibigan, itong mga senador na ito. Sandali lang po ha, at mahina ang kalaban. Ito. Bagamat according ho, diyan sa ruling ng video, ay 14 ang mga komite. Diyan po sa nag-iimbestiga dito sa Senado. Ba't ang nakuha lang po natin na listahan ay ilan ba yung nandito? Bilangin ko ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ba't 14 ang sinasabi diyan, di ba? But anyway, tingnan po natin at ba sa susunod nating vlog ay yung talagang kumpleto na kahit saan ako umikot to. Google, wala po akong makitang kumpletong listahan. Bagamat dito po ay sabi nila ito po ang talagang tunay na listahan. Ba't ang sinasahad po dyan 14 eh? Di ba? Eto. Kailangan makuha ni Senador Robin Padilla. I'm very sorry. Namamalat ako ha. Kailangan makuha ni Senador Robin Padilla ang suporta ng 8 sa 14 na membro ng Senate Committee on Women para maharang ang inaing ng arrest order, inihaing arrest order ni Senador Risa Ontiveros kay Apollo Kibuloy. 14 talaga, mga kaibigan. Ba't kulang yung nasa listahan eh? Diba? Eto. Posisyon. Chairperson Risa Ontiveros. Siya pala ang chairperson. Itong vice chairperson Nancy Binay. Nako po, ito pala vice chairperson. Siya pang vice, hindi umatin doon ng hearing. Para naman may pakinabang sa iyo, Nancy Binay. Pinapasuldo ka ng taong bayan, karapatan mo, obligasyon mo na umatin ng Senate hearing. Dahil ikaw pala ang vice chairperson dito, bakit ka nagtatago? Di ba, pipirma ka naman ay. Di ba, pipirma ka kay Kibuloy para ika nga po hindi maaresto. Sige, alright. Heto, Pia Cayetano, hindi rin po umaten. So, hindi na ang pipiti natin hindi sila umaten dahil abala. Mayroon pong ibang pagkakataon. Ilang hearing na po ito, hindi po sila nagpapakita. Diba? Diba, pipirma ka rin, diba? Sincha Villar, talagang member din po ng komite, hindi rin po nagpapakita, mga kaibigan. Grace po, hindi rin po nagpapakita, mga kaibigan, sa hearing. Para naman na may silbi ang pinapasweldo sa inyo. Amy Marcos, hindi rin po nagpapakita diyan po sa Senate hearing. Ba't nagpapakita po sa camera? Para ipagtanggol si Kibuloy, mga kaibigan. Aba, matindi, di ba? Hindi taong bayan, hindi ho kapakanan ng taong bayan ang pinagtatanggol nila. Ito pa, Robin Padilla, ayan, nagpakita ho diyan sa Senado. Abay, matindi ito ang kalaman ho ni Robin Padilla. Talagang nandyan ho, nakatunga nga sa Senate hearing. Paano nakatunga? Bakit ka nakatunga nga, Robin, sa Senate hearing? Hindi mo gisahin
ang mga ikangaya biktima, di umano ni Kibuloy, para lumabas ang katotohanan, para ikangapoy, maano mo, mapatunayan mo kung talaga nagsisinungaling. Ayaw mo mag-isa, dahil lalabas ang katotohanan, dahil nakaprepare. Ah, totoo ang sinasabi ng mga testigo. Di ba, anyway, nagpakita si Senado, dahil abogado ho yan, iba ang profesyon yan. Ni Senador Padilla, abogado ni Kibuloy, tagapagtanggol ni Kibuloy, Senador ni Kibuloy. O di ba, nandami, matalino ito, na sobrang talino, Robin Padilla. Rapitol po, ha, dito na, tayo magkakaalaman mga kaibigan. Itong si Rapitol po, ilan, ito pala yung member din ng komite, Rapitol po, ilang hearing na po ang dumaan din. Ay, hindi po nagpapakita sa sinitirang si Idol Rapitol po. Okay, sino pa? Nandito si Bongo. Hala, ano ba yan, Bongo? Ay, ito mga bata ho ni Kibuloy. GBA Harris ito. Nandito rin ho. At si Mark Belliar. Yung mga nabanggit ko ho yan ay membro ho ng komite na nag-iimbestiga ho. Ah, dito ho, sa ika nga po kaso ni Kibuloy diyan sa Senado. Bata mapapansin niyo po ha, si Senador Ontiveros lang po ang ika nga po umaattend, at siyempre itong si Robina Padilla na nakapagtanggol ni Kibuloy. So ulitin ko mga kaibigan para malinaw, eto makinig ang chairperson Riza Ontiveros, Nancy Binay, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Grace Po, Amy Marcos, Robin Padilla, Rapitol Po, Bongo, JBR Sito, Mark Villar. Yan po ang listahan ng komite na nag-iimbestiga ho diyan po sa Senado, na dito po sa mga nabanggit kong pangalan ay abangan po natin ang ikangay opisyal na listahan kung sino ang pumirma para harangin ang warrant of arrest dito ho kay Kibuloy, mga kaibigay. At nang sa ganun din po, mahatulan po natin ito na ika nga po'y karapat dapat, mga kaibigan, dahil alam niyo ho, nakapwesto sila diyan sa kinatatayuan po nila bilang isang senador. Yan po ay hindi pag-aari nila, hindi po sila porke ay nakapisto at tinama na senador. Yan po ay pahiram lang ng taong bayan. Binigyan po sila ng kapangyarihan at taong bayan na gamitin ang kapangyarihan sa tama at legal na pagsilbi sa taong bayan. Hindi po sila binuto ng taong bayan para pagsilbihan itong si Kibuloy, mga kaibigan. Alam po, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito sa ating tinatalakay. Medyo mahaba na ho, ang dami ko pang dapat bigyan dito na talakayin. Bigyan po natin ang parto ito, mga kaibigan. Ha? Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bilang suporta ho, mag-iwan lang po kayo ng comment at isang like, public opinion, diyan po sa comment section. Bye-bye, palakpakan.